Magandang gabi sa inyo mga tol, kami nga pa lang sa ating podcast and welcome na naman sa panibagong edisyon ng S-Files. So, bagong lahat yun, magpapakilala muna kami. Ako si Jet. This is Rio. And this is Jai. Hello guys, good evening. Another episode na naman ng ating S-Files. So wala pa kami live, baka matagal-tagal pa. Pero ito muna tayo, so S-Files. Wala na rin. Wala pa rin at wala na rin. So yun. So it's my turn to yung share naman ng topic na as I said sa last video namin na I'll talk about homes. So ito yung tagged as one of the very first serial killer sa America. So iba yung mga serial killer, parang may mga code name sila ngayon. Oh, may code name to eh. Pero I'll let you decide kasi it's yung story niya is deceiving in a way na deceiving yung character niya. So, we have a common knowledge about him. Siguro nakita niyo na rin to or nabasa niyo na rin somewhere. Pero alam ko na nabanggit ko sa pre yung parang una nating 15s. Oh. Sa 15 serial killers, parang alam ko muna ko siyang nabanggit. Napahapyawan na natin doon. So, ayun. So, yes. Ha? Oo, maiksi lang siya. So, ayun. Ngayon, yung detailed story niya from saan siya nanggaling, ano yung crime na ginawa niya, paano niya ginawa, or kung nahuli man siya or hindi. So, disclaimer lang sa mga medyo mahirap siyang i-research kasi in a way na ayun nga deceitful yung character niya. So may baseline story ako. Trinay ko yung nag-watch din ako mga documentaries about sa kanya. Iba-iba talaga, as in talagang hindi siya common na fact na written na documented yung some part ng story niya. But I'll go with this kasi ito yung pinaka-common knowledge ng tao about his story. So, yung background niya, he's not Holmes initially. Hindi siya si H.H. Holmes. Ang real name niya is Herman Webster Mudgett. So, yan yung real name niya. I was born in Gilmanton, New Hampshire. And yung parents niya is Levi Mudgett and Theodate Price. So, as normal people or as normal serial killers, pre-profile siya as his father was described as an alcoholic. So, ito na naman yung tema natin, di ba? Yung simula kay yung mga previous natin. It always begins with the parents, treating... sila yung for some reason. But this fact varies, nga sinabi ko kanina, kasi meron ding mga videos or sources na nagki-claim na hindi naman siya minaltrato as a kid, hindi naman maganda yung upbringing niya. So, take it in a can be two, can be this one or can be the other one, but this story yun nga. So drunkard yung tatay niya, he's abused, pero kahit abused siya as a kid, hindi siya magaling siya sa school. Psychopath by nurture instead of nature, na bata pa lang siya, so something's wrong with him na ganun. Tingin ko it's a bit of both. It's a nature siya eh. Kasi ito yung instance na nag-click sa kanya eh. So yun nga, yung nung bata siya, so studious siya, matalino siya, and tahimik, loner, binubuti siya sa school. And then one time, parang finor siya ng mga bully niya na tingnan mo tong human skeleton. Tapos parang doon natakot siya. And then according dun sa is doon na trigger yung parang fascination niya towards human skeletons or dead bodies. Ayun. So he's obsessed. Ayun nga, Jai. So yung tinanong mo kung nurture or or nature, can be na ito yung nature niya talaga, na trigger lang siya nung time na yun na parang binuli siya na, tingnan mo to, di ba? Tapos nung nakita niya, parang interesting, na parang fascinating yung nakita niya. So
na obsession noon nung nakita niya yung remains nung or dead remains, and then doon natin nag-continue. So may checklist na tayo, 'di ba? Yung isa yung battered or beaten siya as a child, or alcoholic yung father or parents. So check na 'yon. So another is yung after niya makita yung remains na 'yon, he started to dissect animal as a hobby. So another check na naman. So parang sino ba 'yon? Si Albert Fish yata 'yon, or si basta ang daming serial killers na nagsisimula sa maliliit. And then, you know, pagtanda nila, nagpro-progress. So, hindi at that time, dissecting animals, he did it as a hobby, tapos nag-graduate siya ng high school. And then, 16 pa lang siya, nag-marry na siya. Minary niya na si Clara Lovering, tapos they had a son. So, Robert Lovering Maget. So, hindi ko alam, but, no, parang kung serial or meron kang ganung mga parang fascination. Siguro, kasi nag-ano rin pala siya sa medical, kaya hindi niya na-apply pa noong part na yun, 16 siya. So, 3 years later, nag-ano siya sa University of Vermont in Burlington, and then he entered the University of Michigan in Medicine and Surgery. And graduated 2 years later. So, nandun na siya. Since nandun na yung curiosity niya, pumasok na siya dun sa university, sa kursong, syempre, gusto niya. Kasi nga, di ba, yun yung ano niya. Karat pala surgery, no? Oo, surgery pa yung pinili niya. So, ito yung isa pang magulong part ng story. Okay, so, in this baseline story, so, since medical student siya, it was said na nag-steal siya ng cadavers from the laboratory and disfigured the bodies and claimed that the victims were accidentally killed or accidentally died to get the insurance money. So, which is a bit odd kasi if you're still a student, ang hirap. Di ba insurance works like this, di ba? Kunyari, I have may cadaver, di ba? Pangalanan natin si cadaver na Albert, di ba? Tapos ako si Holmes, di ba? Nanakawin ko si Albert as a cadaver, tapos sabi nating i-set up ko siya na namatay siya. How can I get the insurance money from Albert na hindi naman ako related sa kanya? Di ba? Parang na finners niyang i-sign yung victim before he did the deed. Oh, pwede. Pero kasi cadaver na siya eh. So parang patay na siya. Parang kinuha niya lang and then parang sinetap niya lang. Oh, ito namatay ito, na gano'n, na ganyan. Or pwede niya finners na yung relative nung cadaver na kunyari ni Albert na i-force mo to na ito yung pirmahan mo tapos bigay mo sa kanyang pera gano'n. Pero all people pa to pre. Mostly ang target. Alin? Old people. Cadavers na to eh. Parang patay na. Parang yung alam niyo sa mga laboratory. I mean, cadaver, pero bago niya, hindi siya yung pumatay. Hindi. Oo, parang ano lang siya, nang nanakaw lang siya. Kalo kasi, pinatay niya. Kaya cadaver. Hindi pa. Cadaver. Before he ended up with those bodies, patay na. Patay na. Cadavers na siya. So, pero meron pa rin iba pang story later. Kaya, ito din yung main reason kung ba't siya palit ng pangalan. So, ayun nga. So, he tried to collect insurance money from the cadaver. So, nandun na yung expertise niya. Meron siyang expertise na mag-set up ng patay as namatay ito sa natural causes. So, ayun na yung skill number one niya na nakuha niya through medicine. Tapos, later, no, inabandon ni Holmes yung kanyang wife and then son. And spent his next years working on various jobs making more scams. So, hindi naman sinabi kung bakit siya umalis or bakit ano. I think na gusto niyang mag-succeed or maging successful in his, you know, kasi nag-medicine siya, di ba? Parang kung medicine ka, kailangan meron kang place na pupuntahan na parang malago yung economy para mag-ano ka talaga. So, I think that's one of the reason kung bakit siya umalis.
Tapos ito yung very first, pero ito yung walang evidence, ha? So there is nung umalis siya, iniwan niya yung wife and kid niya. Meron daw si Holmes na kasama na bata na bata while traveling, tapos isang beses na wala na lang. Na parang wala na, hindi na nakita yung kid na yon. So hindi, walang pangalan, undocumented. So but as this story progress, meron din namang mga documented. So mamaya makikilala natin sila. So okay. Ayun. Yung mga claims niya before sa cadavers, naniwala yung mga police. So kasi may investigation 'yan, 'di ba? Pag may claim ka or may claim about insurance. I don't know paano niya napa-oo yung mga ano or but hindi siya na ano, pero insurance company naman ang nag-investigate nan. Insurance company. Okay. So nakalusot siya. So hindi pero siya. Pero kasi parang ang mga serial maputol ko lang pre. Ang parang mga serial killers mostly ano eh, most of them are very charismatic kaya siguro kaya niyang bula-bulahin to get the insurance, I think. Oh, tama 'yun, Jay. Actually, isa 'yan sa skill number 2 niya. Sobrang niyang charismatic at hindi siya makaka-get away sa mga murders na ginawa niya. Kung talagang kung wala siyang bilang. Kung olat siya, hindi maniniwala yung mga ano, sa baka isa pa lang napatay niya, wala na yan. So, yun, isa rin yun sa checklist ng mga serial killers. So, one is parents, second is killing animals, pangatlo is yung charismatic. So, hindi naman cause ng pagiging serial killer yung pagiging charismatic, but they have their own, they have their common, you know, characteristics. Oh. Di ba? Kahit common. Yung iba. So, pag charismatic yung tao, matakot ka. So, umalis na siya ng ano, ng iniwan niya na nga yung kid and son niya. It was said na meron siyang kasamang young boy na nawala lang. And then, medyo na-associate na siya dun sa mga insurance claims. So, umalis na siya. Pag-alis niya, pinalitan niya na yung pangalan niya. So, yung pangalan na H.H. Holmes, that's Henry Howard Holmes, para hindi rin siya mahabol ng mga in-scam niya. OG Triple H pala siya. Oh, Triple H siya. Tapos, dito na yung Chicago. So, dito yung sa Chicago. Dito na siya dito na nangyari yung maraming yung hotel niya. So it was said na si Holmes is nag-ano siya, nakituloy siya sa isang pharmacy na parang hotel type na ano na tawag dito na inn, so na malapit na may pharmacy na ang nakasettle doon is si Elizabeth S. Holton. So, siya yung parang isa sa mga boss ni Holmes na ang sabi ng iba is pagkapunta doon ni Holmes is pinatay niya yung dalawa. Meron pa yun si Elizabeth tapos yung asawa ni Elizabeth. So, this is supposed to be, according to the story, is matanda silang dalawa. Pumunta doon si Holmes, nakisettle sa kanila, nag-work sa kanila, nakita nila hardworking, and then apparently, pinatay daw ni Holmes kasi hindi na daw nakita yung dalawa. Pero, there are some sources na yung dalawang matanda na yun, they're still alive while Holmes did his thing. So, technically, yung drugstore na yun, separate yun doon sa hotel na ginawa niya, tas kung ano yung may nilagyan niya doon sa mga trap na yon. So there's two part of the story. It can be this one na pinatay niya yung dalawa. Again, walang evidence dito sa dalawa, pero on the other part of the story is hardworking siya pero hindi niya ginalaw yung dalawang matanda. So ayun. So since hardworking si Holmes, charismatic siya, gustong-gusto siya ng mga bosses niya, although contribution yung bosses niya sa gagawin niya in the future. So si Holmes bumili siya ng lot sa ano doon din sa Chicago, and then doon na siya nag-build ng tawag dito ng kanyang hotel or ng kanyang murder hotel. So
if we would ask ourselves na parang bakit ano lang pharmacist lang naman siya, paano siya nakakagawa ng mga ano-ano na yan. So yun nga, sabi ni Joy before, he's charismatic and he's a scam artist. So isa yung sa mga scam artists or scams niya is marrying someone tapos mayaman ganun. Oh, mayaman. Bin, so ano to? Oh, debonair talaga to si ano. So it's so, friend, funny thing, ano lang, parang makalikot lang yung utak natin. Mm. People him who has all the tools to advance in this world. Oh. Parang to use those tools to do bad things. Kumbaga, if he use it, isipin mo, with his charisma, he can get anything, eh, di ba? Oo. Grabe. Kumbaga, parang Jordan Belfort siya, di ba? Parang mga ganun. Oo. Oh, maraming ganun eh. Alam mo yun? Parang, Kumbaga, di ba, maraming tao na malaki yung intellect eh. Kumbaga matalino, pero walang charisma. Kasi it should go hand in hand eh, di ba? Kasi kahit gaano katalino, kung wala yung charisma, walang makikinig sa'yo eh, di ba? Parang gito. Pero this guy, alam natin cunning siya. Tapos, andun pa yung charisma. Pero, he's one of those people na gifted. O siguro. Naka people person din siya, most likely. Kasi nga, nakukuha niya lang. Ito niya eh, di ba? Pero, hindi niya ginamit yon sa tamang paraan, kumbaga sa waste of ano gifts or talents, kumbaga ginamit niya sa makapag-benefit sa kanya na hindi na masamang paraan, di ba? Para it's sad to admit na ganun talaga ang mundo. I mean, ang daming alam mo yung may mga leaders talaga, pag nakita mo sila talagang leader to, di ba? Parang nandun yung talaga yung ano eh. So, it's charisma is one of the ano talaga factors kung magiging successful ka or ano. Hindi na di-develop eh. It's either you have it or you don't. Oh, hindi walang charisma course sa ano sa school. Parang kaya wala kang charisma, pumunta ka ng class na to, walang ganun. So it's either tama ka, Jay. I agree with you na it's either you have it or don't. So unfortunately si Holmes ginamit siya sa masamang paraan. So masamang paraan. So sama tayo. So ayun. So nag-ano na siya. Yun yung part ng giving or taking, ganun siya nakagawa ng hotel through that, and then technically doctor siya eh. So medicine siya. I don't know what kind of doctor he is, pero so nag-aral siya ng medicine. So it said na yung nabuo niya yung hotel na yon. Ito na yung part na alam na mostly. So yung hotel na yon merong secret trap doors, may gas chambers or may gas controls, kung ano man tawag doon, na parang pag pinihit mo magkakaroon ng gas yung buong ano, and then may chutes na yung parang nakita sa movies na pag sa mga hotel pag nilagay mo doon yung basura mo diretso sa baba. Ganun. So meron sa laundry. Sa laundry. So it was said na yung mga meron siyang shoots na pagdating sa baba is madidiretso sa acid yung remains nung kung ano man yung tinapon niya doon. So that's just ano to parang ito na yung part na may media na kasi by this time. So it's may part dito na blown up na, and then later I'll tell you why, kasi meron ding journal si Sherlock Holmes tuloy si Holmes na sinasabi niya kung ano talaga yung nangyari according to him. 1891 around 1870s to 1891 yung mga occurrence na to. So alam ko pa ano pa lang yung New York na to eh, pa yung Chicago, developing country pa lang siya, although developing country by that time is maganda na, pero developing country pa siya by that time. Siguro naisip ko lang, kaya niya siguro nakuha yung mga insurance money. Oh. Kasi siguro ito pa yung mga panahon na people would take your word if you said that it's true, di ba? Parang ganun. Di ba? Mm-hmm. Parang pag sabi mo, maniniwala kami, sinabi mo eh, parang ganun. Kumbaga, the honor eh, di ba? Parang ganun. Oo. So, wala pang proper documentation siguro na, wala pa kasing internet nun, di ba? Parang madali yung transfer. Kanya siguro, at his deathbed, sinabi niya, napapamala niya sa akin lahat, maniniwala sila. Di ba parang,
maligaw lang. Di ba parang sa mga hari that? Oo. Na parang in deathbeds they will say na parang yung mga huli nilang will. Wala namang, yung iba wala namang sulat-sulat, di ba? Pero parang lahat tatanggapin yun dahil parang sinabi niya eh, parang ganun. Mm-hmm. Oo, ganun. It's, na madali rin i-falsify kasi yun nga, yung transfer ng information is mahirap. Tapos di ba yung sa ano, si, ano ba yung sa Catch Me If You Can? Si, yung ina ni Leonardo, di ba? Parang nagpo-falsify rin siya. And then, to think na mas latest pa yun, no? Gagawa niya yung mag-falsify ng cheque, di ba? What more nung 1890? Eh ngayon, mga tao, mas ano na eh, kumbaga mas maingat na sa mga salita rin mo. Kasi, aminin man natin hindi, mas marami ng sinungaling, kumbaga, ganun. Oo, marami ng, ano, marami ng mapagsamantala. Mapagsamantala. Kumbaga, magte-take advantage sa pagiging, ano mo eh, mapaniwala, kumbaga, o mapagtiwala mo. Anyway. So, ayun. So, ayun, ito yung isa sa nabiktima niya, Jai, dun sa pagbiging, ano niya, pagiging sweet talker niya. So, unfortunately, meron siya, so, may hotel na siya. Okay, so, meron na siyang, ano, so, technically, ano siya, ideal, di ba? Ideal image siya for as a successful person kasi medicine ano siya, may hotel siya, meron siyang alam mo 'yun, magandang kinabukasan na mabibigay sa ano niya. So, one of the victim niya is si Julius Mite. So, si Julius Mite is she's a married woman. So, ano siya, meron din siyang daughter na si wala dito yung pangalan ng daughter niya. Pero may daughter si Pearl pala. Pearl ang daughter niya. Ngayon, may asawa yung ano, yung etong si pangalan nga uli nun, si Julia. Ito si Julia. Ngayon, nabuntis ni Holmes si Julia. Tapos, sabi ni Holmes is, ayaw ka magkaanak ka, so i-abort natin yung baby. Ngayon, okay. Ang sabi dun sa nabasa natin is since medical background si Holmes, ang sinabi niya sige ako na mag-abort. So nung inabort niya parang in-overdose na yung si Julia and then namatay. Ngayon to think na buntis pa yun, 'di ba? Tapos ano, 'di ba? Tapos gaganon din niya. And then dun talaga yung devil talaga na siya na parang ano na, no, yun na yung crack na talaga yung morality niya as a person. Tapos, may anak din yun, si Julia, so si Pearl, and hindi na rin nakita si Pearl. So, hindi siya kasama dun sa mga list na naimbestigahan ng OG na investigator na humabol kay Holmes. So, hindi natin alam kung talagang pinatay siya or yung Pearl na kinuha ng tita niya or ganun. So walang evidence, pero according to story hindi na nakita yung dalawa. So ayun. Ngayon, meron na namang isa. Ito naman medyo medyo big time pa kasi heiress to ng railroads. So by that time, uso pa yung railroads, 'di ba? Na parang ayun pa yung parang highway by that time. So na sweet talk niya rin yon, na sweet talk niya in a way na tawag dito, inano sa kanya yung deed ng mga nung owner nung mga ari-arian ng babae. So ayun, it said na pinatay niya rin to, and then sinesell niya yung bones ng mga pinapatay niya para sa medical tawag dito, medical alam mo yung articulation. Oh, di ba yung nakita sa sa science room nung bata pa tayo, di ba may parang skeleton na tao? Yun. So ganun yung ginagawa niya. So to think na yun nga, kinukuha na niya ng tawag dito ng pera, and then pag pinapatay niya, sinesell niya pa yung bones. Ngayon, early part pa yun ng ano ng science, so wala pang DNA noon. So hindi pa rin, 'di ba? Hindi yun rin naman natin ano 'yan. So meron siyang binebentahan na ano na tawag dito ng ganun. Museum ganun. Oh, may binebentahan siya. Tapos hindi sila nagka-disagree one time, so hindi niya natinuloy. And by the way, nga pala yung mga secret doors or secret ways nung hotel na yon, hindi lang technically for murder. Meron din siyang mga for kumukuha ng gamit. Yung nagsisell siya ng mga furnitures na parang ninanakaw niya, tapos ano, isisell niya sa labas, ganon. Tapos, ayun, hindi lang siya mainly for murder, mayroon pa siyang ibang sideline, kumbaga. Ayun.
Oh, ano siya eh, tawag dito, parang innovative siya. Tapos ano pa ba nangyari? Ayun. So si Minnie Williams pala yung heiress ng ano ng railroad. So ayun. Fast forward tayo sa mga cruel niyang ginawa. Meron siyang isang accomplice na may asawa at may anak. So itong accomplice na 'to, hindi ko makuha yung pangalan niya ngayon, pero baka mamaya makita ko siya. So itong accomplice niya, nagsabi siya na pre, kuha tayo insurance money. Kunyari mamatay ka. Tapos kukunin ko yung pera mo. Bibigay ko sa iyo. Diba? Parang ganoon. Parang ganoon yung setup nila. Kasi si Holmes, etong tropa niya, maniniwala sa kanya kasi marunong siya mag-ano eh. Parang ito yung isa dun sa mga kasama niyo nung nag-aano nung cadavers before. Parang isa siya dun sa mga 'yon. Tapos sige, pumayag yung tropa niya. Okay, sige, gawin natin 'yan. Ang problema si Holmes, ewan ko bakit di siya tumapod sa usapan. Instead na, kumuha sila ng cadaver, nilasing niya yung tropa niya, and then, pinatay na yung tropa niya, sinunog niya, and then, parang may inilagay siya sa stomach na para mag-suggest na namatay ito toward, dahil sa ibang means, na hindi murder. Parang overdose or something na ganyan, na sobra sa alak. Basta yun, para sa insurance na accidental death. So, ayun. Okay. So, syempre, bad trip yung tropa niya. Pinatay niya. So, pinatay niya yung tropa niya. Tapos, kinuha bad niya yung insurance. Bad trip talaga. Bad trip talaga yung sa kabilang buhay, pre. Tapos, ngayon, ito na insurance company na. So, insurance company, binigay yung $7,000 dun sa asawa ni, nung tropa niya. Tapos, laki na siguro na. Oo, si, ano pala yun, si, Pitzel, Mr. Pitzel, siya yung ano, Pitzel pa lang, hindi ko lang, English kasi, basta P-I-T-E-Z-E-L, yan, so, ayan, siya, P-I-T-E-Z-E-L, okay, ayan, so, ayan, eto na yung may mga dead bodies talaga, so, yung mga murders before, wala talaga yon, parang more on, ano lang yon, yung word of mouth lang or story. So, Pitzel's body, nakita talaga siya kasi nakakollect sila ng insurance money na ano nila na si ano yon, si Pitzel yon. So, sabi ni Holmes sa asawa ni Pitzel na, uy, may utang sa akin yung asawa mo ng $7,000. $5,000. So, bigay mo sa akin $5,000. So, binigay sa kanya. So, successful siya. Kaso nga lang, mali iba yung ginawa niya. Ngayon, ha? Ayun. Tapos, ayun. Ito, I think it by, in some part of the story din, he got a hold of the two kids, and then ito yung may mga corpses talaga. Actually, three kids yung anak ni Pitzel. So, ito yung ginawa niya sa family. So, yung asawa ni Pitzel, pinatay niya rin yun, although walang body nung meron palang body si ano si Mrs. Pitzel. Meron siyang body together with the two kids. Ngayon paano niya pinatay? Hindi nakita yung remains na yon until nahuli si Holmes. Hindi siya nahuli because nagmurder siya, nahuli siya because of the insurance frauds. So nahuli siya, nagkaroon siya ng arrest warrants, ganun. Tapos nung sinesearch na yung place niya, doon na nagkaroon ng investigation. So hindi siya hinuli na oy pumapatay ka ng tao huliin ka namin, hindi. Nahuli siya sa insurance claim dahil mali yung ginawa niyang insurance. So merong isang talagang hinabol nito yung story ni Holmes na siya yung nag-investigate talaga. Siya yung nakakita ng mga hinabol niya yung story ni Holmes. Tingnan niya yung mga nirent na places niya. So yung tatlong kid ni ano nung pinatay na tropa niya, yung isa doon hindi na nakita, pero yung dalawa nakita siya on the two rented properties ni Holmes throughout US. So ito hinabol talaga niya kasi although wala pang email by that time, meron ng letters. So nakita ng mga police yung letters na may kasama niya yung dalawang bata, may ganito na nandito sila, na ganyan. So binactrack ngayon ni ano ni tawag dito ni
tangin na, nakalimutan ko yung pangalan. Basta nakalimutan ko yung pangalan nung ano, nung lalaki. I-post ko na lang sa ano, sa Facebook. So, ayun, hinabol siya ng hinabol, and then yun nga nakita. Yung first is nakita yung one kidney pied cell na one of the properties na nakalibing. Tapos, okay. Oh, nakalibing na, dismembered din. Tapos, it was said na ito yung isang part na sinabing kung paano sila pinatay. Sabi nung iba, parang nilagay sila sa isang crate. Alam mo yung crate na malalaki dati? Na parang yung kasya yung bata. So, ang sabi daw is that's one way na parang paano niya pinatay. Ngayon, isipin natin, bakit sumasama sa kanya yung bata? Kasi nung unang pinatay niya yung parent nung bata, parang ina-advise niya na yung bata na, pupunta tayo kay mami, ganito, ginto, dito natin siya pupuntahan, nandito siya. Ilang so, taon niya? Hindi ko alam yung taon na, yung ilang taon yung bata or ilang taon yung span nung ano niya? Ay, yung bata. This is around 8 or 9 years old. Yung ano, okay. According sa, oo, na ano pa, maano pa talaga, kumbaga maano mo pa, maluloko mo pa na ganito, naluloko pa niya. So, ayun. So, sama naman sama yung bata. So, yung there's three kids, dalawang babae, isang lalaki. So, isang lalaki na hindi na talaga nakita yon, walang evidence. Pero yung dalawa, yun nga, so rented properties siya. So, ayun. Doon na ano si Holmes, doon na siya na trial or doon na siya na try as murder. A murderer, pero isa lang, for some reason, isa lang yung na-try sa kanya kasi siguro limited lang din yung technology before to prove, pero isa lang talaga yung na-ano sa kanya. Nag-trace back talaga sa kanya. Oo, may nag-trace back talaga. Buti lang nandun yung letters. And one of the, ano pa, ito yung deceiving part. Kasi we have the facts, di ba? Parang ito na yung in-investigate sa kanya, ito na yung nangyari, ito na yung mga crimes, ito na yung mga confirmed killed. Ngayon, si Holmes, sinabi niya, nung nakakulong na siya by this time, so meron na siyang hang date. Ano ba tawag doon? Parang execution date na by this time. Nahatulan siya ng bitay. And between that nahatulan siya ng bitay, meron siyang mga ganitong claims. Yung isang claim niya is, or isang notable claim niya is, yung mga trap door sa ano na yon, sa hotel niya or sa property niya na yon, wala siyang kinalaman doon. I mean, may kinalaman siya doon pero wala siyang alam kung ano sa mga nawawalang tao. So he admitted okay. Na nandun yon na oo, existing yan but that's for scam. Pero hindi talaga for those killed. Yun, so pinapatay. So, ayan. Tapos, ayun sa isang niyang account. Pero yung later account niya, na binayaran siya sa isang newspaper na, syempre, gusto niya, I don't know kung ba't gusto niya pa ng pera by that time, pero binayaran siya ng $10,000 para maggawa ng kanyang journal or parang account dun sa mga nangyari. Kasi even before, infamous na siya. Infamous na talaga yung story niya nung nakulong siya, na ano siya. Di ba kasi may mga newspaper na din, di ba? Parang ito na yung parang crime of the year or by that time or yeah, yun nga. Pre, akin yan kasi siya yung parang first na serial killer. Oo, kaya talagang gulat na gulat yung mga tao and then as ito na yung inception nung mania ng mga gustong makarinig ng tao ng bagong information about the deaths ng mga tao, sino mga crimes, ganun. Ngayon, itong second account niya naman, if I remember it correctly, sabi niya, ito yung bayad ah. Sabi niya, he did all that nag-agree siya dun sa mga pinaparatang sa kanya. And it's estimated na ang pinatay niya is around 200. Pero again, hindi lahat 'yon ano. So let's take it in the grain of salt na ano. Pero again, may mahirap kasi siya ano. Pero 'yun nga. So pero pre, pag nag-brag ang serial killer, mostly it's true eh. Oh, kasi 'di ba? Bakit ka pa mag-aano, 'di ba? Mad mo pa itatago. I mean, parang pakita mo na bago niyo ako patayin. Ang dami ko munang nabiktima siguro. Para siguro, pride and yabang, di ba, na it took you so long. And it's a trend. Tama ka, Jay. It's a trend. If you would see, yung mga current, hindi naman current, yung mga latest
serial killers natin, nagbibigay talaga sila ng interview. Diba? Oh. Si Dahmer, si Gacy. Alam mo, si Gacy, mayroon palang video yun eh. Meron... Napanood pala ako. Kaya random, maisingin ko lang. Random ko lang na ano sa YouTube. Di ba si Howard Stern, di ba parang sa ano siya? Yung nag-interview siya, mga tao-tao. Parang radio style yung kay Howard. Tapos isang beses, may caller siya. Serial killer yung caller. Oh, sobrang weird ng usapan nila. Doon ako, nabilib ako kay Howard Stern doon kasi sobrang professional niya, tinatanong niya. Yung parang hindi, kumbaga pag ikaw sinasabi sa yung victims, magagalit ka, di ba? Parang ganun. Oh, manlulumo ka na, ganun. Oh, siya tinatanong niya, parang casual lang, na parang ano niya lang, na parang hinihinga niya talaga ng impormasyon, pero hindi halata, kumbaga parang gumagawa lang siya ng inyo. Basta ang galing, tas kinikwento niya nung lalaki na ang dami niya ng pinatay ng mga hookers, ganun. Parang sobrang dami na na ito niya. Galing. Basta, ewan ko. Pero nahuli ba yung ano na yun? Yung killer na yun? Nahuli ba yun? Or ano? Alam ko hindi eh. Hindi. Hindi nahuli. Kasi, o hindi ko alam kung may nagka-update pa. Basta tumawag lang siya sa Howard Stern. Mga random caller, tas gusto niyang kausapin si Howard, tas kinuwento niya lang yung mga biktima niya. Try natin hanapin yan. Kasi ayun nga, it's part yun na parang gusto nila na i... Kasi why would you do... I think it's part of the reward process ng mga serial killer na sasabihin mo. It's either through books, through verbal, or kung ano man yan. And there are some nga na parang mabalik pa dun sa ano nila eh, sa... Anenjay? Clues. Ano yan? Most of them, they leave clues. Oo. Para mahuli rin. Kasi tingin ko, on the back of their minds, gusto nilang mahuli sila eh. Di ba? Para malaman yung ginagawa nila. Siguro dahil sa yabang na din. Oh, parang ano yan eh. Parang it's their signature na parang ako gumawa niyan, di ba? Parang why would you do something that, ano, that bad and then not leave anything? Parang walang satisfaction eh. I think yung mindset nila. Parang sa normal na tao din, di ba? Na parang pag may na-achieve ka, o may ibang bagay parang na... Parang ibabrag. O, gusto, hindi naman sa ibabrag. Parang gusto mong i-share din sa ibang tao. Ah, okay. Oh. You're proud sa... Parang painting. Painted kind of way. Parang ganun siguro, di ba? Oh, pag gumawa ng painting, gusto mo may perma sa ilalim. Parang ganun. Yun yung parang love letter nila sa... ano sa... ano na. Parang ganun. Oo. Oh. So, ayun, may ganun si Sherlock. Si Sherlock na naman. Ba't kasi Holmes yung pangalan nito? So, may ganun si Holmes. So, ayun. Ayun yung deceiving part niya na, yun nga, nung binayaran siya, nagbago yung story niya, which is he admitted to those crimes. Ayun na yun. So, he was hanged. It took 15 minutes daw bago siya mamatay. Talagang ang tagal niya mamatay at that time. And then... ano talaga? Ha? Bitay na bitay talaga. Bitay talaga siya. Okay. Bitay talaga siya. So when he was hanged, it took 15 minutes for him to die. And then nandun na yung legend nung yung hotel na yon. So there are yung new owner ng hotel, hindi naman sinabi kung sino, pero they tried to reopen the hotel parang attraction sa Amerika. Alam mo naman yung US, 'di ba? Parang gagawin nilang marketing yung place na yon na parang museum, 'di ba? Parang ganun. Tapos ayun, it didn't push through kasi nga sobrang gory naman ng gagawin nila. Hindi ko alam at this time kung meron pa talagang meron pang homes na museum or yung specific building na yun nakatayo pa, pero by that time hindi pinayagan na mag-continue yung ano. So that mag yan eh, kaya na doon si Kubrick yun. Ewan ko kung nag-push through yung movie. Maraming ako nakita eh. This supposed to be meron si Leonardo DiCaprio dito na movie, pero yan din. Wala akong nakita eh. True parang, eh, no? Hindi Oh, wala. Hindi nag-push through. Tapos ma-add ko lang sa mga claimed crimes niya or ito yung mga iniisip natin ginawa niya. Yung mga employees niya, kinukuha niya rin yung insurance noon. Some guests, kinukuha niya rin yung insurance nung ano. Di ko lang paano lang nakukuha. Yung may secret hanging chambers dun sa hotel. May mga trap doors. Ayun. So... ayun, more medical siya pumatay. So medical ano siya eh, parang controlled chaos siya pumatay, parang talagang precise. So from above.
Oh, malinis kasi medical ano siya. And then nasamahan mo pa yung charisma and then by that time nga na yung technology is it's in a way na may marami pang loophole. So he was able to pull off. Kaya naging prolific serial killer siya dahil dun sa feat na ginawa niya. Isipin mo parang gagawa ka ng hotel specifically for killing, di ba? Tapos if kung totoo man na around 200 yung napatay niya or di ba kasi dinidissolve niya nga sa acid, hindi mo rin naman hindi mo na mahuhuli yun, di ba? Nasa acid na, hindi mo na makakuha ng evidence. So ayun, around 200 siya body count allegedly, and then he inspired a lot of books, a lot of research, ano, research papers kung bakit siya nang ganun. Nung namatay pala siya, ano yun? Pero pre, ano tingin mo na totoo yung una niyang sinabi o yung pangalawa na na parang binigyan na siya ng deal na bayaran para ikwento yung ako nung bayaran kasi isip ko eh. Oh, kasi yung sinabi niya na or yung unang sinabi niya is he's on a trial pa eh. Parang ipaprove niya pa na hindi, isa lang yung pinatay ko eh. Ito lang yung pinatay ko eh. Pero nung pahang na siya, doon niya na sinabi lahat. So, regardless kung may pera o wala, di ba? Ano eh, parang yung una, kaya ayaw niyang aminin dahil it's the authorities asking him eh. Kumbaga. Pwede, oo. Kumbaga parang act of defiance. Pero tama. Yung pagdating doon sa media, he sees those people as fans eh, who are fascinated with the story. Tapos tingin ko, hindi na yung pera yung tinitignan niya eh. It's the ano na lang. Yung pagiging infamous, di ba? Oo. Tama. Yun. It makes sense na ano, no? Ngayon ko na naisip yung ganung angle, pero it makes more sense nga na hindi siya pinilit, di ba? Parang ano ka lang, sige, sulat ka, bigay mo sa amin kung ano masulat mo, di ba? Tapos doon niya na sinabi lahat. Kasi parang yung pag sa authorities, andun yung ano, defiance, eh, di ba? Parang gusto mong going against the bahala kayo. Parang fuck the police, di ba? Oo. Pero dahil media yung nagtanong is kakalat tong story ako. Lalo pat media, minsan nag-glorify pa even though it's horrible, 'di ba? Oo. Alam mo naman. Tapos alam niya na ano na minsan, syempre andyan yung mga dagdag, yung bawas. Diba? Oo, yung mga ano, yung katulad nga nung sinabi niya nung una na parang hindi naman ako pumatay dyan eh. Ano lang yan, for cons lang yan. Wala akong alam sa kung sino pumapatay dyan. Pero kung totoo yung hindi niya alam kung sino pumapatay dun, baka may nakataka sa serial killer, di ba? Pero hindi natin alam. Pero I think if to answer your question, parang you later yung papaniwalaan. How about ikaw, Jay? Ano ba tingin mo, ano bang ano sa dalawa sa'yo? Yung una o yung pangalawang ano niya? Yung pangalawa, tol. Pangalawa, eh, no? Grabe yun. Oo. Kasi ano eh. Parang may mga certain attributes siya na, ano eh, na parang alarming na. Kasi nag-aral pa talaga siya, eh, no? Ng surgery. Tapos parang precise yung pag-ano sa mga biktima niya. Oo. Kaya mas nakaka-disturbing yung ganung, ano, yung ganung tao na pumapatay ng ganun. Ayun. So ayun. Last point pa sa kanya. When he died, he asked the lawyers to bury him in a cemented coffin. So para hindi manakaw yung ano niya kasi nga sikat na siya, 'di ba? Si Charlie Chaplin nga kinuha yung bangkay. Ah, talaga? Hindi ko alam 'yun. Oh, ninakaw yung bangkay noon pre tapos hinostage. Huh? Tapos tsaka lang uli nakuha for $10,000 yata. Tapos ayun. So yung ano ni Charlie Chaplin. Oh, ganun yun sa mga grade robbers before, lalo na yung mga infamous. Parang ninanakaw nila hostage nila, di ba? Tapos, kahit si, di ba kaya si Einstein kinuha agad yung utak, di ba? Parang baka, baka maan. Study. Oh. So, same si Holmes. So, sa kanya, inisip niya, ilibing niyo ako sa metal casket. Tapos yung, cemented casket. Tapos walang tombstone, yung parang unknown grave, basta yun. Unmarked. Yun yung term. Thank you, Jay. Unmarked grave siya. And then nung buhay pa siya, ina-ask na siya nung mga ng science community na i-study yung utak niya, which is he refused. So hindi na kinabang yung science sa yung science sa utak niya para study yung psychology niya as a killer.
So, ayun. Yun na yung last. And then, the rest is history. Naging first na siya to many, many serial killers na ano. And, yun. Yung next ko is Grizzly din, si Raincoat Killer. Ako, nasa Netflix na to eh. Oh, pero, nice. I'll still... ganda talaga ng story nun. So, ayun. Ayun ako kaya, yung next ko... Hindi ko pa, di ba sabi sa inyo, nahirapan ako maganap, pero nilabas ko na yung libro ko, yung Kaidan. Oo, yung... Ulit ako, Japan. Naglabas ng libro. Naglabas ng libro. Naglabas ako ngayon, bago matulog. Try ko mag-record focus. Ayun. So, ayun guys, yung topic namin. I hope you guys love the topic. I'll try to put more serial killer... Ano, kasi ang dami ko nang napanood simula nung nag-break tayo ng ano, ang dami ko nang napanood, and then ililinya ko na uli sila ngayon para maisa-isa natin. So, ayun, anything pa ano, Jay and Jay before we end the episode. Oh, good sa ako. Ako may naisip ko lang, pre, paano kaya kung yung mga serial killers binubura yung pangalan sa history na? Alam mo, oo. Yun yung the most karapat dapat na hatol sa kanila, no? Kasi para sa akin. Oh, di ba? Bukod sa 'di ba sa Bitay, andun na 'yun eh. Pero kasi 'di ba nagkakaroon ng mga fans. Mm-hmm. Para kasi in-inspire. Respect o disrespect yun sa victims, tapos sometimes na-encourage pa yung ibang psychos eh. Oh. To go. Kaya para sa akin siguro parang the best way to parang to stop is to never ano, kumbaga never expose the people to the records of those serial killers. Siguro may ikikwento pero walang mukha, walang pangalan. Pero kumbaga si Killer A, ito yung story niya. Kasi ano eh, 'di ba parang sobrang fucked up minsan ang pag-iisip na ano ba ito, kunyari si Pablo Escobar, kahit gano'n siya katindi sa ginawa niya, 'di ba, sa drugs, sa pagiging pinatay. Pagiging narco terrorist niya, pero may mga tao pa rin na look up to him, eh, 'di ba? May mga taong ganoon eh, na nakikita na maganda yung tingin sa kanya, pero 'di ba, parang ewan ko, naisip ko lang na parang siguro isa 'yon sa magandang way para makalimutan na talaga. It makes sense na tawag dito na it targets yung ego nung killer. Pero kasi it's a double-edged sword eh. Kunyari, okay, so say natin si Dahmer. Okay, example natin siya. Si Dahmer, nung nahuli siya, sabihin natin, ano siya eh, kinulong siya. So, kung hindi natin siguro siya tinelevise or parang hindi natin ginawang public, baka hindi nalaman nung iba na may victims pa siya. Parang ganun. Parang malilimit tayo. Pero when it comes to the idea to somehow remove them from our ano, yun talaga yung tatarget sa kanila eh. Na parang pag namatay ako, wala na akong ano, hindi na ako ano. Dun sila matatakot, di ba? Parang mapagulok at mga kalimutan ka na lang, di ba? Oo, parang ganun. Yun ang pinaka ultimate punishment. Ako kasi parang pwede namang sabihin, di ba? Kung pwede yung kwento yung story nila, pero hindi na dapat malaman yung ano. Kumbaga, hindi na malaman kung sino sila. Siguro kailangan malaman yung story nila kung at mga biktima nila. Siyempre, to make people aware that there are people na nag-i-exist na ganito. Pero, kumbaga, para pangalanan sila o para gawan sila ng documentaries. Pero okay lang siguro, pero ako dapat kumbaga confidential pa rin yung name na ano, kung pwede nga burahin sila sa history kasi yun yung nakakakit sa pride nila eh, na parang yung ibang serial killer kasi goal nila mahulit mamatay eh, para mag-glorify yung pangalan nila, dahil alam nila na habang buhay tatakbo yung pangalan nila eh, kasi diba egotistical yung mga ganyang tao eh. Grabe, diba? Alam mo, tingin ko manginginig sila sa takot pag ma-realize nila na makakalimutan ka someday, di ba? Parang nag-fuel kasi sa ego, kasi narcissist ng mga to, di ba? Yun yung isa din sa ano nila eh. As a narcissist, nag-feed ka sa attention ng tao, ng ano, pag nasa'yo lahat, di ba? So, it magandang idea yun. And it's tricky to perform or to execute it on this age na lahat media. Pero it's a good, ano, it's a good starting point lang. Hindi ka na makikilala. Wala na, chupol ka na lang. Di ba? Ano sila, maratako talaga sila.
Oo, parang dumi ka lang na dumaan. Parang ganun, di ba? Oo. Pero anyway, tama king. Double-edged sword nga eh. Kasi, andun kasi yung, andun kasi yung kagustuhan ng taong malaman eh. Tsaka magkakaroon kasi ng mga questions yung tao. Totoo ba yan? Parang ganun. Alam mo na? Oo. Tapos, mahirap din i-prevent yung next kung sakali. So, yun. It's tricky. I think it's one part of the our civilization na ginagawan pa natin ng paraan to stop. So, unfortunately, it still happens. And then, parang we'll try to learn from them para maging maingat tayo. So, may checklist na tayo. Pag, kunyari, may date ka, tanungin mo na kung ina siya ng ano. Tanong nyo na yung checklist natin. Pagkatawaan lang to, hindi ko naman inaano lahat ng ano. Pero, ayun, pang ano lang, pang conversation starter lang to. So, ayun, thank you very much, guys, Jai and Jay. See you okay. Next episode again. No problem. And bye-bye. Have a good evening. Thank you. Good night. Bye-bye. Bit.